po sa ating lahat. Maraming salamat po at pinulakan ninyo ang aming invitasyon ngayong umaga. Tayo po ay narito dahil meron tayong isang issue na nais talakayin. Ngayong araw na ito, gusto nating talakayin yung estado ng annual budget ng pamahalang lungsod ng Calapan para sa taong 2024. Kung kayo ay nagtataka kung bakit ngayon lamang kami nagpatawag ng press call o magbibigay ng aming mensahe, nakalipas na yung tatlong buwan, January, February, March, ang lumipas. Hindi naman po ito dahil sa kung ano mang pamangdahilan kung bakit namin binibitin yung pagbibigay ng mensahe. Kaya po kami umabot sa ganito dahil gusto naming sundin kung ano yung nasa batas at mga regulasyon sa pagpapasa ng annual budget. So, sinimulan natin yan sa proseso ng budget call na ipapaliwanag natin mamaya hanggang sa kasalukuyang estado na yung ating annual budget ay binigyan ng ating pinutulan ng ating mayor sa pamamagitan ng kanyang veto power. Pero ito namang veto na ito ay na-override ng ating sangguniang panglungsod. Kaya kami ngayon ay narito para ipaliwanag sa taong bayan kung ano talaga yung mga nangyari kung bakit tayo nasa ganitong estado ngayon. Kami ay narito upang bigyang linaw ang dahilan kung bakit tinututulan ng Executive Department sa pamumuno ng ating punong lungsod yung Ordinance Number 36. Ito yung ordinance na nagsasabatas ng ating appropriation o annual budget for 2024. Dahil sa pagsusuri namin, nakita namin na itong Ordinance Number 36 o yung Appropriation Ordinance Number 36 ay may mga paglabag sa ating mga umiiral na batas at mga regulasyon, lalo na sa tungkol sa ating local budgeting. Particular dito yung ating Local Government Code tsaka yung Budget Operations Manual for Local Government Units na ito naman ay inilatag ng Department of Budget and Management. Yung mga paglabag dito, yun yung mga totoong dahilan kung bakit tinutulan ng ating punong lungsod, yung Appropriation Ordinance Number 36. So ano ba talagang itong ating pinag-uusapan na annual budget? Well, the executive budget of the city government emanates from the executive department since it is the office that is mandated to exercise general supervision and control over all programs, projects, services, and activities of the city government. It is the executive department which is equipped with the knowledge and competence to determine the needs of the people. Kung mapapansin nyo, yung annual budget ay tinatawag na executive budget. Pero hindi ibig sabihin ay pang-executive department lang ito na pamahalang lungsod ng Calapan. Executive budget siya, kasama dito ang budget ng ating legislative department. Executive budget dahil ito ay nagmumula sa executive department. Ang executive department bilang siya ang ahensya o tanggapan na may primary na obligasyon at kapangyarihan para pangalagaan ang pangangailangan ng ating mga taong bayan, siya ang nakakaalam kung ano ang dapat ilagay sa budget at siya ang binibigyan ng karapatan kung paano babalangkasin ng annual budget nang naaayon sa mga dapat nating ipatupad ng mga programa na naaayon naman sa pangangailangan ng ating taong bayan. Okay. Ano ba yung budget process na binabanggit ko kanina? Ayon sa ating local government unit budget operations manual, merong apat na stages o phases na pinagdadaanan ang ating budget, ang budget ng pamahalang lungsod o ng lokal na pamahalaan. Ang una ay yung budget preparation phase. Pangalawa, budget authorization phase. Pangatlo, budget review phase. At pang-apat, budget execution phase. Sa ngayon po, tapos na yung budget preparation phase at yung budget authorization phase. Tayo ngayon ay nahaharap na sa budget review phase. So ano yung budget preparation phase? Sa Local Government Code, Section 318, nakalagay dyan, preparation of the budget by the local chief executive upon receipt of the statements of income and expenditures from the treasurer, the budget proposals of the heads of departments and offices, and the estimates of income and budgetary ceilings from the local finance committee, the local chief executive, yun po ang ating mayor,
shall prepare the executive budget for the ensuing fiscal year. So yan yung pagpe-prepare ng budget para sa susunod na taon. Malinaw po dyan, ang nagpre-prepare ng executive budget ay ang local chief executive o sa kaso ng City Government of Calapan, ang ating city mayor, si Mayor Murillo. Paano sinisimulan ang budget preparation phase? So nakalagay dyan, bago pa magkaroon ng budget call, tinitingnan kung ano ba talaga yung mga estimates ng income manggagaling sa treasurer, magkano yung inaasahan natin na magiging total amount ng available na pera ng city government para sa susunod na taon. Diyan ibabase kung magkano ang ating ceiling o magkano yung ating pwedeng gamitin sa susunod na taon. Diyan din ibabase ng bawat departamento ng city government yung kanyang budget proposal. At kapag yan ay meron na, magkakaroon tayo ng budget call na ilalabas ng local chief executive, ipapasa sa bawat department ng city government para sila ang magbigay ng proposal sa kada department nila. Importante ito dahil yung kada department, sila rin ang nakakaalam, nakakatukoy kung ano yung pangangailangan ng kanilang department. Mahalaga po na tandaan natin yan. At sa budget call, ang sangguniang panglungsod ay itinuturing na isang separate department ng city government. Kaya, kailangan din nilang mag-submit ng budget proposal para sa kanilang opisina. So, malinaw po tayo dyan. Noong nakaraang taon, tayo ay nagpalabas ng budget call. At noong June 19, 2023, last year po yan, natanggap na ng sangguniang panlungsod itong budget call. Ibig sabihin, sila ay meron ng mandato para mag-prepare, maghanda ng kanilang budget proposal. Dahil yan po ay kailangan. At yan pong preparation ng budget proposal ay binibigyan lamang ang kada departamento ng hanggang October 16, 2023 para ma-submit sa ating executive department sa pamamagitan ng ating budget officer para mapagsama-sama o makonsolidate at makita kung tama ba yung mga budget na na-propose ng kada department ng pamahalang lungsod. Kaya lamang, ang sangguniang panglungsod, hindi po sila nagpasa ng kanilang budget proposal para sa taong 2024. Ano po ang magiging epekto nito? Walang pagbabasehan ang ating executive department, ang ating budget officer, ang ating local finance team kung paano sila bibigyan ng budget para sa 2024. Maliban na lamang kung ito ay ihahango at hindi nalalayo dun sa nakaraang budget nila noong 2023. So yun po ang pwedeng pagbasihan kung wala silang budget proposal. So yan. So ito pong ating annual budget, executive budget, yung proposed executive budget ay naipasa natin sa sangguniang panlungsod bago pa matapos ang taong 2023. Dahil kailangan po, by the end of the year, maipasa yung annual budget para sa 2024. Para pagdating pa lang ng January 1, alam na natin kung ano ang ating dapat gastusin, alam ng city government kung paano siya gagalaw. So, nung lumabas po yung budget na ipasa natin sa sangguniang panlungsod, yung ating executive budget proposal, meron po itong mga blankong items na nilalaman yung budget ng sangguniang panglungsod. Bakit po? Dahil nga, wala silang isinabit na budget proposal. Nilagyan lamang ng executive department dyan ng budget ceiling base dun sa kanilang nakaraang budget nung nakaraang taon. So kung mapapansin po ninyo, kung makikita ninyo, yung space dun sa budget ng sangguniang panlungsod, kung makikita po ninyo yan, yan ay blanco. Wala pong appropriation, walang nakalagay na amount. So yun po.
During the budget authorization phase, nandito na po tayo sa pangalawang stage. Tapos na tayo sa budget preparation, pupunta tayo sa budget authorization phase. Ito na yung pag-aaral ng sanggunian doon sa proposal ng executive department. Pagdating po dyan, magkakaroon ng mga budget hearings. Bakit importante ang budget hearings? Tulad ng nabanggit ko kanina, ang department heads ang nakakaalam kung ano yung pangangailangan ng kanyang departamento. During the budget hearings, ang mga department heads ay ipinapatawag ng sangguniang panglungsod para talakayin, para pag-aralan yung kanilang proposed budget para sa kanilang departamento. At yung ating local finance team, during naman ang deliberation, ito na yung pag-aaral naman ng sanggunian kung dapat bang ipasa, dapat bang baguhin, o dapat bang hindi ipatupad yung ating executive budget proposal. Tinutulungan po dyan ng ating local finance team. Yan po ang nasa manual ng nailabas ng DBM. Pero hanggang ano ba ang pwedeng gawin ng sanggunian panglungsod during the budget deliberations? Merong limitations ang ating sanggunian panglungsod during budget deliberations. Hindi po pwede na arbitrary ang kanilang pagbabago ng nilalaman ng proposed executive budget ng executive department o nananggaling sa ating local chief executive. Hindi pwedeng basta nila babaguhin, hindi pwedeng basta gagalawin. May mga sinusunod na regulasyon, may mga batas, at may limitasyon ng kapangyarihan at otoridad ng sanggunian panglungsod para baguhin ang ating proposed budget. Nakalagay sa Article 415A, Section A, ng Implementing Rules and Regulations ng ating Local Government Code, the local sanggunian may not increase the proposed amount in the executive budget nor include new items except to provide for statutory and contractual obligations, but in no case shall it exceed the total appropriations in the executive budget. Anong ibig sabihin? Hindi pwedeng lumampas dun sa ating total appropriation. Kung galawin man nila yung mga items, yung mga amounts, appropriations sa loob ng proposed budget, yung total dapat hindi lalampas. Dahil yun lang yung available na budget natin para dun sa taon na yun. Kung halimbawa tayo ay may 200 million, na yun lang yung ating ina-expect na pwede nating gastusin sa 2024, kung baguhin man ng SP yung nilalaman ng proposed budget, hindi siya pwedeng lumampas sa 200 million. Yun po ang una. Pangalawa, hindi pwedeng magdagdag ng mga bagong items of appropriation na wala dun sa proposal. Mahalaga rin po yan. Kung ano yung nasa proposal ng executive department, ng local chief executive para sa budget ng 2024, hindi ka pwedeng magsingit ng panibagong mga items. Nakalagay po yan sa local government code, sa IRR, bawal po yan. At ito nga po, tapos na rin tayo sa budget authorization phase. Dahil lumabas na nga po yung ating appropriation ordinance number 36. Yun na nga po yung ating budget na pinag-uusapan ngayon. At yun yung budget na ibinito ng ating mayor. So tutungo po yan sa susunod na step, yung budget review phase. At ito naman po yung pag-review ng sanggunian panlalawigan dun sa budget o appropriation ordinance na inilabas ng sanggunian panglungsod. So ano po yung mga nakita namin na irregularidad o hindi tama dun sa inilabas na appropriation ordinance number 36? So ngayon po, iisa-isahin namin kung ano yung mga nakita naming mali na sa palagay namin ay dapat itinama ng sangguniang panglungsod, dapat i-consider nila at hindi dapat nila agad-agaran na o sa kabuuan ay in-override yung veto na inilabas ng ating mayor. So unang-una, kung natatandaan yung sinabi namin kanina, walang mga appropriation items dun sa proposed sa executive budget na inilabas ng local chief executive
para sa opisina ng sanghunian dahil hindi sila nagbasa ng kanilang proposal. Malinaw doon, blanco. Walang amount na nakalagay sa mga items of appropriation sa ilalim ng opisina ng sangguniang panglungsod. Pero nung ibinalik nila yung Appropriation Ordinance Number 36, nilagyan nila ng appropriation, nilagyan nila ng amount yung mga items na dati ay wala. At binanggit ko rin kanina, sa Article 415 ng IRR, ng Local Government Code, the local sanggunian cannot include new items except for statutory and contractual obligations. So buildings and transportation, other MOOE, so sa capital outlay, meron din po silang mga nadagdag, machinery and equipment, transportation equipment, other property, plant and equipment. So halos lahat po ng nilalaman ng kanilang MOOE at capital outlay ay wala naman dun sa ipinasa nating proposed executive budget dahil hindi nga sila nagpasa ng kanilang proposal. Pero mamaya, makikita po ninyo, itong mga items na to sa kabuuan, nagdagdag ang sangguniang panglungsod ng amount na nagkakahalaga ng 27.7 million. 27.7 million pesos ang nadagdag sa budget ng sangguniang panglungsod nung ibinalik nila yung ating proposal. Ipapaliwanag po natin mamaya kung paano nangyari yan. So yung binanggit ko rin kanina, contractual obligations. Meron tayong pinasok na MOA, Memorandum of Agreement, ang ating kapartner dyan ay Department of Agriculture, para dito sa ating PRDP. Philippine Rural Development Projects. Ano pong ito? Ang Department of Agriculture ay magbababa sa lungsod ng Calapan ng Farm to Market Road Projects. Ilang barangay po ang matutulungan ito para mabigyan yung ating mga magsasaka ng magandang kalsada para yung kanilang mga produkto ay madali nilang madala sa merkado. Under ang ating Memorandum of Agreement sa PRDP, tayo ay nire-require na pagka meron ng counterpart o equity, kumbaga ito yung ating bahagi sa project, tayo ay nire-require na maglagay ng 10% equity. Ito po ay kailangan bago tayo mabigyan ng project. Ibig sabihin, prerequisite. Kailangan meron muna tayo nito pagpasok natin sa kontrata o sa MOA. Kung wala, hindi tayo bababaan ng proyekto. Ito'y mahalagang sangkap ng MOA para dun sa PRDP. Kung yung 9.1 million ang ating counterpart or equity ay 10% ng kabuuan ng proyekto na ito, ibig sabihin, yung proyekto na ito ay magkakahalaga mahigit 91 million pesos. 91 million pesos farm to market road para sa lungsod ng Calapan. Kaya lamang, yung ating proposal na maglagay ng 9.1 million sa budget ng city government ngayong 2024 bilang counterpart o equity natin sa PRDP project ay tinanggal ng sangguniang panglungsod. Ano mangyayari? Kung sa kontrata may breach of contract, yun din po ang pwedeng mangyari sa lungsod ng Calapan. Dahil pumirma na tayo sa MOA para dito sa PRDP project. Paano nangyari na tayo ay nakapirma dito sa PRDP project? Mayroon tayong resolusyon galing sa sangguniang panglungsod authorizing the city mayor to enter into the Memorandum of Agreement with the Department of Agriculture. Kaakibat dapat niyan kung ano man yung mga dapat ay kasama ng pagpayag na yan, ng authorization na yan, dapat kasama din sa pinayagan ng sangguniang panglungsod. Ibig sabihin, kung pinayagan tayong pumirma dito sa MOA, kasama din ang pinayagan nila na maglaan tayo ng 9.1 million pesos na counterpart ng pamahalang lungsod sa PRDP project. Bukod po dyan, sa 9.1 million na tinanggal nila na counterpart natin sa PRDP project, marami pa tayong mga nakalatag na programa, proyekto at activities ng city government
na kung hindi man nila tinanggalan ng pondo, ay binawasan naman nila ng malaki. So ito po yung nakita namin na mga proyekto na tinanggalan ng pondo o binawasan ng pondo. So una nga po, isa po dyan ay yung ating development ng ating convention center. Alam niyo na po meron tayong convention center. Ang binawas po dyan ay 6.1 million pesos. Tayo po ay nag-propose din na magkaroon ng pera, ng appropriation para sa land banking. Ito po ay binawasan nila ng 10 million pesos. Yun nga po nabanggit kanina, yung PRDP equity o counterpart, tinanggal nila yung ating 9.1 million pesos na allocation. Yung ating pong executive building, dapat tayo ay may expansion para sa ating mga kawani ng lungsod ng Calapan. Binawasan nila ng 5 milyong piso. Yung pag-construct natin ng city motor pool para po sa ating mga sasakyan ng city government, tinanggal nila yung kabuuang allocation na 5 milyong piso. Yung pag-rehab natin ng ating public cemetery, yung budget na 1 milyong piso, tinanggal po ng Sangguniang Panlungsod. Yung construction at rehab ng iba't ibang government buildings ng pamahalang lungsod, tinanggal nila yung pondo na 2 million pesos. Yung development ng ating Calap Covered Court, kung nakita nyo, meron po yung phase 2. Tinanggal nila yung allocation na 2 million pesos. Meron din po tayong allocation na 3 million para sa land improvement ng city government compound. Tinanggal din po yan. At yung drainage canal, yung project natin para sa drainage ng compound ng city government of Calapan, tinanggal nila yung allocation na 2 million pesos. Binawasan din po nila ang travel allowance ng ating mayor, binawasan ng 1 milyong piso, at yung kanyang representation allowance, binawasan ng 2 milyong piso. Yung ating pondo para sa pagbili ng mga e-trikes, electric trikes, tricycle po ito, kasama sa Green City Project ng ating mayor, binawasan nila ng 2 milyong piso. At yung transportation allowance ng iba't ibang department heads, nabawasan din po ng mahigit 2 milyong piso. Sa kabuuan, ang na-reallocate, ang binawas at tinanggal nilang pondo ay umabot sa 52,468,000. So ito po yung tinanggal sa pondo ng executive department. Saan po ito dinala? Yung 23,581,500 ikinalat nila sa mga proyekto, sa mga allocations, items of allocation sa loob ng executive department. Ibig sabihin, ibinalik naman nila, inilipat nila sa ibang items, sa ibang proyekto o kung ano man. So magkano pa yung natitira? 27,795,500. Saan po ito napunta? Ito po yung kinuha nila at inilipat nila para maging pondo ng Sangguniang Panglungsod. 27 million mahigit ang kinuha ng Sangguniang Panglungsod mula sa budget ng Executive Department para ilipat sa budget ng Sanggunian. Mamaya titingnan po natin kung paano nila ikinalat, paano nila nilagay, ibinalik yung 27 million. Ang isa pong mga sa mga ginawa nilang pagbabago dito sa ating proposed executive budget ay yung paglilipat-lipat ng mga items mula sa isang klasifikasyon papunta sa isa, sa kabila. Halimbawa, programa o proyekto sa ilalim ng capital outlay ililipat sa local development fund or sa MOOE ng ibang departamento. Yan po ay irregular. Dahil ang kada klasifikasyon o class ng isang sa budget, may kanya-kanya po yung karakter kung kaya mayroong mga items na magkakasama at magkakabukod po yung mga yan. Kaya hindi mo pwedeng basta ililipat yung isang appropriation item
sa kabilang classification. Ang isang halimbawa po dyan, yung ating command center sa tabi ng ating katedral, yung bagong building po natin doon, yan po ay administrative building. Ibig sabihin, yan ay property o building na ang gagamit ay ang City Government of Calapan o yung mga empleyado ng City Government of Calapan. Administrative building po yan. Pero, inilipat ng sangguniang panglungsod, yung appropriation na yan, sa Local Development Fund. Sa DBM, DOFDA, LG Joint Memorandum Circular No. 1 noong November 4, 2020. Nakalagay dyan, development projects that may be included under the 20% Local Development Fund utilization shall be those that are necessary, appropriate, or incidental to efficient and effective local governance, and those which are essential to the promotion of the general welfare of the people. Ibig sabihin, yung mga proyekto na dapat naka-charge 20% local development fund, ito ay mga proyekto na direkta ang magbe-benefit ay ang mamamayan, ang taong bayan, hindi yung empleyado ng city government. Kagaya ng sinabi ko, yung command center, administrative building, ang gagamit ay local government of Calapan, pamahalang lungsod. Hindi ang taong bayan ang direktang makikinabang dyan. Incidental lamang na yung servisyo na mangyayari dyan sa building na yan ay makakaabot sa taong bayan. Pero ang direct impact ng proyekto na yan ay hindi ang tao. Hindi yan direktang pupunta sa public welfare. So kung titingnan natin, hindi siya dapat kasama o hindi siya dapat naka-charge sa Local Development Fund. So kanina pinag-usapan natin, nabanggit natin yung 27 million na kinuha o inilipat ng sangguniang panglungsod mula sa budget ng Executive Department papunta sa budget ng sangguniang panglungsod. Ang isa po na pinaglaanan nila ng pera na yan ay ang repairs and maintenance. Naglagay sila ng halagang 8.1 million sa repairs and maintenance ng sangguniang panglungsod. Bakit po nakikita natin na ito ay irregular o illogical? Ang repairs and maintenance, hindi naman po mahirap isipin na ang dapat nagpapatupad nito ay ang ating engineering department or ang ating architectural department. Sila po ang namamahala dyan sa repairs and maintenance ng buildings, kasama ang buildings ng sangguniang panlungsod. Bakit po kailangan nila na maglagay ng 8.1 million sa repairs and maintenance ng sangguniang panlungsod na yan naman ay pwedeng gawing capital outlay o repairs and maintenance man ng engineering at ng architectural department? At yan pong ganyang kalaking amount, 8.1 million, mas logical na siya ay nakalagay as capital outlay, hindi repairs and maintenance. Napakalaking amount po ng 8.1 million para ituring siya na for repairs and maintenance only. Isipin niyo yung 8.1 million, isang building na po yan. Capital outlay ang nature niyan. At ang isa pa, nagdagdag sila ng 8.1 million sa repairs and maintenance sa sangguniang panglungsod. Pero, ang executive department, kung natatandaan nyo, tinanggalan nila ng pondo para sa executive building expansion, rehab ng government buildings, yung ating land improvement, tsaka drainage, yung mga proyekto na yan, tinanggal po nila sa budget ng executive department, pero sila naglagay para sa kanila. At ipapaliwanag lang po namin yung plano na expansion ng ating executive building. Ito naman po ay para sa ating mga empleyado dahil kung makikita po ninyo ang ating mga opisina, yung iba ay nakakalat na sa labas. Nakikigamit tayo ng ibang buildings na yung kanilang primary purpose ay hindi dapat para sa paggamit ng executive department, pero napipilitan tayong i-occupy muna, okupahan muna yung mga buildings na yan dahil umaawas na yung ating mga
empleyado. Hindi na kayang i-accommodate ng ating main building ang lahat ng empleyado ng city government. Ang isa pa nating napansin, meron din tayong proposal na maglagay tayo ng halagang 25 million para sa land banking ng City Government of Calapan. Kaugnay din po yan nung kakabanggit ko lang na umaawas na ang mga empleyado ng City Government sa ating main building. Kailangan po natin mag-expand para ma-accommodate yung karamihan sa ating mga empleyado. At bukod po dyan, kailangan natin mag-expand ng ating City College dahil napakarami na nating estudyante. Kailangan din natin ng lote para ipamigay sa ating mga informal settlers. At marami pang mga proyekto na kaya lamang hindi natin maisagawa dahil wala tayong sariling lupa. Kung tutuusin, napakarami sana nating proyekto na manggagaling sa labas, funded ng national government o iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi lang matuloy, hindi natin kayang tanggapin dahil wala tayong sariling lupa na pagdadalhan ng mga proyektong ito. Anong mga examples niyan? May mga proposal tayo para sa ating Grand Terminal. Meron tayong mga nag-o-offer ng iba't ibang mga tulong para sa school buildings, kung ano pa mga proyekto na hindi naman pwedeng pondohan ng ibang ahensya ng gobyerno kung yung lupa ay hindi pag-aari ng City Government of Calapan. Ito naman kung ating convention center na nabanggit kanina, na binawasan din yung pondo, naglaan po tayo at sa banda-banda riyan ay puro lang tayo pagbabayad ng amilyan, amortization, baka yan ay maging white elephant lang na proyekto ng City Government. Napalaking pondo po ng ginamit diyan na kung pababayaan natin ay napakalaking sayang. Sayang na sayang po yan. Kaya lamang, kinalulungkot nga namin na yan ay nabawasan din yung pondo, hindi man tinanggal yung pondo para sa development ng convention center natin. Bahagi din po nung ating kaninang binanggit na budget authorization phase ay yung deliberation. Dapat po dito sa deliberation, yung mga pagbabago dito sa budget, sa executive budget na proposed ng ating local chief executive, dapat po yan ay, sabi ko nga kanina, katulong ang local finance committee, ito pong mga tao na nasa harap ninyo, dapat pinag-uusapan muna. Pinag-uusapan ano ba ang mas nararapat, ano ang mas makabubuti para sa mamamayan. So nangyari po sa atin, nagpasa tayo ng proposal, nagkaroon naman ng budget hearings, pero wala namang na-discuss masyado na adjustments sa ating proposal. Tinanong lang kung okay ba yung mga proposal nyo, may kailangan pa kayong galawin. At totoo naman po, nangyari yan. Kaya lamang, ibinalik nila sa atin yung Appropriation Ordinance number 36. Kung inyo pong titingnan, para po siyang isang panibagong dokumento. Napakalayo doon sa ating proposed budget for 2024. At kung babalikan natin, ang executive budget ay nag-emanate sa local chief executive. So hindi pwede na basta babaguhin ng ganun-ganun na lang ang ating proposal. Kung may babaguhin, dapat pinag-uusapan, dinidiscuss, at ipinapaliwanag ng sangguniang panglungsod sa executive department kung ano yung binago, bakit binago, at kung pwede ba nilang baguhin. Yan po ang hindi nangyari. Kaya yan ang isa sa hinahabol natin at dahilan natin kung bakit tayo naglabas ng veto message against sa Appropriation Ordinance number 36. Doon sa kanilang override message na ibinigay, ang kanilang binibigay na dahilan kung bakit nila binago proposed budget ng executive department dahil daw naglagay sila ng appropriation para sa senior citizens, solo parents,
persons with disabilities, fisher folks, at etc. Siguro naman po ay may kopya kayo niyan at nabasa niyo yung kanilang override na ordinance o resolution. Doon po sa ating proposed executive budget, hindi naman po ibig sabihin na wala tayong proposal para dyan sa mga bagay na yan. At totohanan po niyan, sa ilalim ng pondo ng City Social Welfare Department, meron tayong proposal na budget, may proposed budget tayo para sa senior citizens, sa ating persons with disabilities, solo parents. Sa ating senior citizens, meron tayong 2 million proposal para sa pinamimigay natin sa kanila tuwing kanilang kaarawan. Meron tayong 2.7 million para dun sa mga non-pensioners na senior citizens. At meron pa tayong karagdagang 3.7 million na pinamimigay nating gatas sa ating mga lolo at lola. Sa ating persons with disabilities, may appropriation tayo, proposed appropriation, 2 million. Sa solo parents, 1.2 million ang ating proposed appropriation. Bukod pa dyan, sa ilalim ng Mayor's Office at ng City Trade and Industry Department, meron tayong 7 million proposed appropriation para sa ating mga marginalized sectors. So hindi totoo na wala nilagay na pondo, walang inilaan na pondo sa proposed executive budget para dyan sa mga bagay na yan. Maaari pong dinagdagan, pero hindi po pwedeng sabihin na wala. Kung yan po ay nadagdagan, pinagpapasalamat po natin yan. Kung dinagdagan nila at sa palagay nila ay dapat dagdagan. Hindi po natin yan kinokontra, hindi natin nilalabanan. Dahil yan naman po ay kung sa tingin nila ay tama, sa palagay naman natin mga kabuti sa taong bayan, wala po tayong problema dyan. At ang isa pa po, kung sabihin man nila na kulang yung ating appropriation sa mga bagay na yan, yan naman po ay kung ipamigay natin ay monthly. Kumbaga, hindi mo agad kailangan na buo ang appropriation sa bagay na yan dahil meron pa tayong pagkakataon sa mga susunod na buwan. Kapag alam na natin kung magkano yung savings natin galing sa nakaraang taon, para mag-supplement, pwede tayong humingi ng supplemental budget at dagdagan yan para mapunuan yung kakulangan dun sa natitirang mga buwan ng taon. Hindi yan katulad ng PRDP project na simula pa lang, kailangan mo yung 9.1 million dahil kung wala yun, wala tayong project. Hindi yan katulad ng appropriation sa capital outlay na January ay ang ipoprograma mo lang eh, kalahating building o kalahating kalsada, hindi naman po siguro practical na ganun ang gawin natin. Na sa simula, tigkakalhati muna ang ating appropriation sa capital outlay, sa building, sa kalsada, sa ibang proyekto, at ipapabid mo kalahati lang ng building o kalahati lang ng kalsada. Hindi po naman po yung practical at hindi rin po logical. So yun pong last point natin para i-discuss ngayong umagang ito. Nabanggit ko na kanina, ang budget ng Sangguniang Panglungsod ay dinagdagan nila ng 27 million. So kung ating iisipin, yung pinagkuhanan nitong 27 million na ito ay mga proyekto ng Executive Department para sa tao. Yan po ay galing sa infrastructure projects at iba-ibang proyekto na nakalaan para sa tao. Pero yung 27 million na yan, nilagay nila sa MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses ng Sangguniang Panglungsod. Anong implikasyon yan? Yung 27 million na dapat sana ay para sa kapakinabangan ng taong bayan, ng ating mga kababayan, naging panggastos ng Sangguniang Panglungsod para sa kanilang sarili. Hindi na po yun makakarating sa tao. Panggastos nila sa repair ng kanilang building, pambayad nila ng telepono, pambili ng kanilang gas. So kanila po yan. Gagastusin nila yan para sa kanilang operasyon, hindi para sa tao.
At kung sisilipin natin, noong 2022, bago magsimula ang termino ni Mayor Murillo, ang budget ng Sangguniang Panglungsod ay 78.7 million. Last year, 2023, itong ating kasalukuyang sanggunian, ang budget nila naging 95.5 million. Sa Appropriation Ordinance No. 36 na ipinasa ng Sangguniang Panglungsod, ang kanilang budget para sa taong 2024, 105.3 million. 2022, 78.7, 2023, 95.5, at 2024, 105.3 million. Yan ang trend ng budget ng Sangguniang Panlungsod. Malaki ang itinaas. Sa kabuuan, makikita natin na may mga irregularidad na ginawa ang Sangguniang Panglungsod sa pagkakapasa ng Appropriation Ordinance No. 36 na kung titingnan nga natin ay malayo o talagang naiiba mula dun sa ating proposed executive budget. Kaya ito, tinuturing natin na nakasaad naman dun sa ating veto message ng ating mayor, yung ganitong ginawa nila ay lampas sa kanilang otoridad o kapangyarihan. Kaya sinasabi na ultra vires, lampas sa kanilang otoridad at kapangyarihan. Pangalawa, katulad ng nabanggit ko, yung mga pagbabago na yan ay hindi makakabuti sa public welfare. Prejudicial yan sa public welfare. Hindi makakapinsala pa yan sa kapakanan ng ating taong bayan. Sa huli, nais namin na maunawaan ninyo, hindi po namin ginagawa itong press conference na ito bilang personal na atake o pakikipag-away o dahil lang galit sa Sangguniang Panglungsod. Nirespeto natin yung kanilang trabaho, nirespeto natin yung kanilang otoridad, yung kanilang kapangyarihan. Kung palagay nila ay ginagawa nila yung kanilang trabaho ng maayos, nirespeto po natin yan. Gusto lang natin i-point out na sa palagay natin may mga pagkakamali sa kanilang ginawa sa pagpapasa ng Appropriation Ordinance No. 36. At ang gusto natin, itong mga pagkakamali na ito ay maitama. Dahil kung ito ay hindi maitama ngayon at mababaliwala na lang, hindi ito magandang president. Ito ay magpapaulit-ulit lang dahil walang magsasabi na mali yung ginawa. Pwedeng maulit dito sa atin, pwedeng gayahin ng ibang bayan, ng ibang probinsya. Kaya gusto lang natin, sana maisaayos. Tinatanggap naman natin, tulad ng nabanggit ko kanina, yung mga adjustments na ginawa nila, kung nagdagdag sila sa mga contractual obligations natin, na statutory obligations, kung sinasabi nila na ayon sa batas, kailangan dagdagan ang allocation para sa senior citizens, persons with disabilities, solo parents. Tinatanggap po natin yan ng maluwag. Wala naman po tayong problema dyan. Ngayon po yung nais namin iparating, ipaliwanag sa taong bayan, sa publiko, yung kasalukuyang kalagayan ng ating pamahalang lungsod, ng ating annual budget, para nalalaman po ng lahat. Hindi tayo nanghuhula kung ano talaga yung nangyayari. Paumanhin na lamang po kung medyo nagtagal lang aming pahayag, dahil tulad ng sinabi ko kanina, hinayaan natin yung tamang daloy ng proseso na ating sinusunod. Mula pa noong unang bahagi, mula pa naman ng pagkakaupo ng ating Mayor Murillo, bahagi talaga ng advocacy yan, ng kanyang administrasyon, yung transparency, accountability, saka participatory governance. Kaya kami ngayon ay nandito, tayo ay nandito, para tayong lahat, nalalaman natin kung ano mangyayari, ano yung totoong estado ng City Government of Calapan at ng lungsod mismo ng Calapan. Dahil tayo ay bahagi ng pamahalang lungsod, na tayo ang kaagapay sa pagpapaunlad ng lungsod ng Calapan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa ating City Administrator, Attorney Ray Daniel, Attorney Yel Acidillo, sa detalyadong paglalahad ng tungkol sa estado ng ating annual budget at sa budget process.
Now at this point, I think we can start po with the questions. Mangyari lamang po na magpakilala at pagkatapos po makapagbigay ng katanungan para po sa panel natin, sa ating Local Finance Committee. I think si Sir Rony, magkaya mauna. Good morning po sa ating members ng Executive Local Finance Committee and of course sa ating mga kasamahan sa media. Klaro po, no? Meron din akong gustong iklaro pero naging klaro itong kung bakit tayo napunta sa ganitong issue, kung bakit ibinito ng executive itong Ordinance Number 36. Dahil po may nakitang paglabag sa kanilang pagganap sa na dapat sana'y pag-review dito po sa budget na ito. So maliwanag sa mga isinait po ninyo na may nakitang paglabag sa kanilang dapat sana ay pag-review dito po sa Ordinance Number 36. Now, ano po, sino ang higit na maaapektuhan dito sa ginawa nilang pagbabago na ito? Na ayon nga sa inyo, itong convention center na naapektuhan, motor pool, public cemetery, development and call-up center, na umaabot ng 52 million na nailis po ito sa budget ng executive department. At yung binabanggit ninyo na 27 million na ilagay po nila sa kung saan nila napunta ito, meron sa MOE at mga proyekto nilang para sa kanila. Sino yung higit na maapektuhan po dito sa pagkakaroon ng ganitong irregularidad dito po sa paggalaw nila sa Ordinance Number 36? Siyempre, unang-una, maapektuhan ng pagpapatupad ng mga programa na nailahad ng ating pamahalang lungsod. Yan naman po ang ating mga programa na yan, bago pa tayo maglaan ng budget para dyan. Pinag-aaralan yan ng ating mga departments, kaya sila naglalatag ng kanya-kanya mga programa at isinasama natin yan sa ating AIP, Annual Investment Plan. At yung mga programa na yan, hindi naman yan basta lang inisip, katang-isip ng ating mga departments. Yan ay mga programa na tutugon sa pangangailangan ng tao. So ultimately, ang pagkakaalis dito sa mga projects na ito, ang tatamaan, yung taong bayan. No? Pangalawa, ay yung city government din dahil mahihirapan tayo na gumalaw dito sa pagkaganito na limited yung budget na naibigay sa atin. Kung hindi man limited, ay talagang may mga nawala. No? At saka sa amortization, ano? Na yun sanang pera na yon kung magiging self-liquidating, self-sufficient yung convention center, para yung kinikita niya ay mabayaran na niya yung amortization. Yung pera, magagamit natin sa ibang projects, sa ibang proyekto. Kaya hindi lang ito basta sinasabi natin na nawala yung pondo, hindi na matutupad yung project. Ito po kasi ay magkakaroon ng chain reaction eh. Tulad sa convention center. Pangalawa, yung mga projects na hindi natin maitupad ngayon dahil wala o kulang ang pondo, kailangan nating ilipat sa susunod na taon. At yung mga naka-linya pa na mga projects down the road, apektado po lahat yan. At syempre, yung mga proyekto, programa na immediately ay kailangan na natin this year, ay hindi rin natin magagawa, hindi rin natin matutupad. Kawawa ng taong bayan. Ms. Jake po sa TVNet, kasi kanina na ipaliwanag yung attorney, ano, malinaw naman po yun. Gusto ko lang pong marinig, magkano po bang pondo ng pamahalaang lungsod ang pinag-uusapan po natin ngayon? At ano po ang ginagamit natin? Ito po ba ay re-enacted? At yung dating pondo, mao itong na-override ng SP, yung po ba rin ba ang ating ginagamit ngayon? At yung mga sinasabi po natin, mga binanggit natin kanina na irregularities, ano po yung action ng pamahalaang lungsod? Doon parang naputol yung
yung ating storya kanina. So from there, ano po yung sunod na hakbangin at ano pong budget ang ginagamit natin ngayon? Ano po ba itong pinag-uusapan nating halaga na budget ng pamahalaang lungsod? Salamat po. Ang total amount ng budget na proposed natin for 2024 ay 1.2 billion, tama po ba? Billion. 1.2 billion pesos. So yan po yung ating nakalaan para sa 2024. Noong December 31, tama po ba? May 31 yan December. Supposedly ay nakapagpasa na ng appropriation ordinance ang SP. Na yun ang ating gagamitin from January 1 onwards. Kaso, yung Appropriation Ordinance number 36, natanggap natin yan ay February na. February. During that time, na hindi natin natatanggap ang Appropriation Ordinance ng galing sa Sangguniang Panglungsod, tayo ay gumagalaw sa reenacted budget. Nung ibinalik nila sa atin yan, tayo naman ay nagpasa ng ating veto. At yung veto na yon, ang huling action nga ng Sanggunian ay itong kanilang override, ito lang nakaraang last week lang yata. Nung ibinalik nila yung override, ibig sabihin, pinapawalang bisa nila yung ating veto message. Anong epekto nun? Ang epekto nun sa atin, mananaig yung kanilang version ng budget. So ang gagamitin natin ngayon, yung kanilang version ng budget. Nandun tayo ngayon. Yung mga binago nila, yung mga ginalaw nila, sa ngayon yun ang masusunod. Doon naman sa isang tanong mo pa, ma'am, tayo ay umaasa na pagdating nito, itong usapin na ito, sa Sangguniang Panlalawigan para sa kanilang review, sana ay makita nila yung ipinaglalaban natin. Sana ay panigan tayo ng Sangguniang Panlalawigan para naman yung ating budget as proposed ay maibalik sa atin. Pero syempre, meron pa rin tayong mga remedies. Pwede tayong file ng petition sa court tungkol dito sa issue ng budget. Sa ngayon, pinag-aaralan namin kung ano yung pinakamagandang gawin sa mga susunod na araw. Malalaman nyo naman kapag meron na kaming mga susunod na hakbang tungkol dito sa usapin sa budget. Ilang days po din sa SP? Kung sa override ng resolution? Ang Sangguniang Panglalawigan ay mayroong 30 days para mag-review nitong budget ng city government. Good morning po. Gina Makuha po from ARFN. Medyo matagal na po itong usapin na to. Ano po? Kasi tanda ko, last year, nagkaroon na rin tayo ng press conference about this issue sa MAX. Tapos, right after, naglabas naman ang Sangguniang Panlunsod na aprobado na yung budget. Which is, hindi naman pala pwedeng gamitin at hindi rin papayagan ng finance. Kasi alam nyo na maraming irregularity. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon na mag-usap ang executive and legislative department? At ano po yung paliwanag nila dito sa pagbabawas at pagtatanggal nila ng pondo para sa mga ilang programa o proyekto ng executive department? Thank you po. Meron naman po mga nangyaring pag-uusap, kaya lamang sa kasamang palad hindi naging fruitful. Ano po kaya umabot tayo sa ganito? So although meron mga communications between the executive and the legislative departments, hindi nagkaroon ng pinal na pagkakasundo para maiayos yung ating budget. Yung kanilang mga dahilan, hindi naman nila na-communicate directly. Pero narinig namin sa ilang mga press conference ba na ginawa nila, ang sinasabi nila ay yun daw naman mga hinihingi ng executive department na mga na pondo, mga proyekto, ay pwede nga pondohan na lang sa supplemental budget. Ano po? Kaya lamang, kung matatandaan ninyo,
Last year, nagkaroon na rin tayo ng issue sa supplemental budget. Kung iisipin natin yung mga naging issues before, hindi namin mapangahasan na panghawakan yung pangako nila na kapag humingi kami ng supplemental budget for this year, ay maibibigay agad nila. Kasi sa experience natin last year, matagal din pinaglabanan yung supplemental budget. Pangalawa, yung mga binabanggit nila na pwede namang iisama sa supplemental budget, yun nga po yung mga pondo na dapat ay nakailangan na natin at the beginning of the year. Katulad po nung ating counterpart sa PRDP na 9.1 million. Kasi kung wala yun, mawawala yung ating farm-to-market road na bigay ng Department of Agriculture. So, hindi po natin gustong iasa sa supplemental budget itong mga ganitong programa dahil ito'y kailangan na natin sa simula pa lang ng taon. Follow po lang po, follow po lang. Maganda yung tanong ng Gina, no? Nung ginagalaw po nila, nung ginagawa nila itong Ordinance number 36 ito, nagkaroon ba ng formal na pagpapatawag bilang pagpapaalam na aayusin yung ginawang budget diyan po sa Executive Local Finance Committee natin? Nagkaroon po ba ng formal na pagpapatawag sila? Nagkaroon naman po ng budget hearings. Nagpatawag sila per department. Pinausap nila yung mga department heads regarding sa kanya-kanyang budget ng kada department. Kaya lamang, hindi ngayon sapat dahil yung mga adjustments na ginawa nila, kung titingnan yung, although wala kaming copy ng mga minutes, pero base sa mga nakausap namin mga department heads ng executive department, yung mga adjustments na ginawa nila, hindi natalakay during the budget hearings. So nagulat nga kami. Dahil yung mga adjustments nila, hindi naman na ipaalam sa amin, hindi na discuss, hindi namin napag-usapan. Yun talaga yung isang dahilan na kinagulat namin yung Appropriation Ordinance number 36. Kaya sinasabi namin na malayong malayo ito dun sa proposal na ibinigay ng Executive Department sa Sanggunian. Okay, good morning po sa mga member po ng Executive Local Finance Committee po natin at sa mga kasama natin. Attorney, kung di po ako nagkakamali, ito pong overriding ng veto message po ng executive, ano po, ay pinagbotohan ng sangguniang lungsod po. Kung ito po ay pinagbotohan, ilang boto po ang kailangan makuha para mag-took effect ito pong overriding po na ito? Kung hindi ako nagkakamali, ano, kailangan dito ay 2/3 votes ng lahat ng members. Hindi lang yung present during deliberation. So 2/3 ng 12. Ano ba yan? 8? So ibig sabihin, na-meet po nila yung nire-require? Oh, lampas pa. Opo, lampas pa. Pwede po ba nating malaman para sa information din po nating mga manonood, nakikinig po sa atin, sino-sino po yung mga bumotong konsehal, pabor, may nag-object po ba? Ano po nangyari po dito, Attorney? Siguro ay mas maganda na sa kanila nyo na lang alamin. Ano? Yan naman ay concern nila. Kumbaga ay irespeto na lang natin din yung privacy ng proceedings ng Sanggunian Panglungsod. Okay, thank you po. Good morning po. Ray Acosta po, program host ng OMD Online Radio. Doon po sa halos 45 minutes na ipinaliwanag ninyo tungkol dito sa override issue na ito ng Sanggunian Panlungsod, gusto lang po namin malaman kung doon sa paglabag nila sa IRR ng Local Government Code ay meron po bang ahensya ng national na government ang pwedeng magbigay sa kanila ng sanction at sapagkat sila po ay elected officials? Yan po ay pinag-aaralan pa namin kung saan kami pwedeng humingi ng tulong o ng remedyo, ng remedies. Sa ngayon po tayo ay nasa proseso ng pag-aaral kung ano yung mga susunod nating hakbang para maremedyohan itong ating issue sa ating annual budget. Katulad ng sinabi ko kanina, isang pwede natin gawin ay lumapit tayo sa korte, file tayo ng case.
Nagpaplano na rin kami na humingi ng opinion ng DBM at ng DILG para matulungan kami mabigyang linaw itong issue na ito. Jerry Alcaide po from Manila Bulletin and Radyo Natin 96.9. I have two questions po for Attorney Acidilio, and ito po yung pangalawang question ko is for the Chief of Offices natin, yung other members of the Local Finance Committee. Anyone from them po pwedeng sumagot. So, doon sa una ko pong question kay Attorney, so nandito na tayo, kanina pinag-uusapan namin ni Jake, nandito na tayo, na-override na ng SP. Nakita kasi namin na pwedeng i-declare ng SP na invalid base sa kanilang pag-aaral at assessment at review itong appropriation ordinance. Pwede po nilang i-declare. Alin po? Sangguni ang palalumigan ka pala? Sangguni ang palalumigan? Pwede naman po nilang, kumbaga kaya nga meron tayong budget review phase kasama po sa kapangyarihan ng panlalawigan, yung supervision sa mga, lalo na tayo component city tayo. So, pwedeng pag-aralan ng sangguni ang panlalawigan yung appropriation ordinance. Kung makikita nila na may irregularidad niya at hindi sangayon sa batas, pwede nilang i-declare na invalid yung buo or yung portions. At kapag ka na-declare yan, magiging inoperative yung kanilang appropriation ordinance. Kaya lamang, hindi rin naman ang epekto niya na ibabalik tayo dun sa proposed executive budget. Ang mangyayari, balik lang tayo sa reenacted budget. Thank you po. Yung pangalawang question ko, para po sa ating City Treasurer, Planning and Development, Accountant, Budget Officer sa ating CSWD. Sa tagal ko na pong pag-cover sa City Hall, City pa lang, bago pa ito maging munisipyo pa lang. That means, before 1998, nag-cover na po ako dyan. Sa lumang munisipyo. Ito po ang tanong ko. Ito po bang nangyayari ngayon? Kasi parang nakikita ko, first time na parang pumalag yung mayor na tungkol po sa appropriation budget. Kasi noong mga panahon muna, parang walang ganitong issue eh. Yung veto and overriding veto, ngayon lang po yung nangyayari. Ito po ba ay nangyayari na in the past? Noong mga kahit munisipyo o early stages ng city? Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa tanong. Pero nangyari na po ito sa time po ni then Mayor Arnang C. Panaligan. Nangyari na po ito. And magkaiba lang po. Magkaiba yung hindi na override. Ayun. So, nangyari na po. Isang beses at medyo nalimutan na namin, kaya hindi na kami sanay sa nangyari. Ngayon po ay medyo kami ay, eto na nga, medyo masakit sa amin itong mga pangyayari ito. Salamat po. Ito naman pong mga ganitong pangyayari, hindi ito particular lang sa lungsod ng Calapan. Marami rin ibang cities, municipalities, minsan provincial governments sa buong Pilipinas para alam nila kung anong nangyayari. Sir, pwede bang gamitin na, kasi kanina may binabanggit po kayo na baka maging precedent itong nangyayari ngayon. So pwede ba nating sabihin na may tinutuldukan na kayong maaring practice in the past with due respect sa ating mga Chief of Offices, ito na yung panahon na may tinatapos nyo na o tinutuldukan nyo na yung mga ganong practices? Ang purpose nga po nito, kaya kami nag-file ng, kaya mayor natin ay naglabas ng veto laban dun sa, against sa Appropriation Ordinance No. 36.
kasi nakita nga namin na may mga pagkakamali o irregularidad dun sa sinunod nilang proseso. Hindi naman ibig sabihin na meron tayong previous experience. Nakita lang natin na actually sa amin, first time. Very novel nga itong mga pangyayari na ito dahil yung mga ginawa nilang adjustments sa budget ay kahit sa research namin, parang ngayon lang namin nakita yung ganitong klaseng mga pagbabago sa proposed budget. So, ang gusto namin mangyari, tama, gusto namin matuldukan. Nandito pa lang, nagsisimula pa lang yung mga ganitong practice na nakikita namin na hindi tama o irregular. Gusto namin na matapos na para sa susunod, hindi na mangyari kung sa city government of Calabar man o sa ibang munisipyo o city na pwedeng gayahin nila, na pwede naman pala yung ganun, eh bakit hindi na lang ganyan ang gawin natin lagi? Isang tabi natin yung proposed executive budget, maglabas tayo ng sarili nating proposed budget. Actually, hindi nga proposed yung kanila dahil batas na yung nilabas nila na budget para sa 2024. Sir, isa pa po. Kayo po ba'y may nilapitan ng naangkop na ayon sa gobyerno para mag-cleanaw, humingi po ng advice sa isyu po na ito? Kung meron po, anong sabi po nila? May mga nakakausap kami, no? Kaya lang medyo premature pa para i-discuss namin yung mga next steps namin. Baka mag-preempt yung aming mga susunod na hakbang. Mahalaga rin na maintindihan natin na hindi tayo nagmamadali para kung ano man, susunod nating mga hakbang. Gusto natin ay sigurado tayo na tama yung ating pinaglalaban at tama yung susunod nating gagawin. Dahil kung hindi, masasayang lang lahat ito eh. Sayang lang yung ating mga ginagawa o banda-banda yan para din lang naman sa wala. Isa pa po, Attorney, kanina binabanggit nyo na po yung tungkol po dun sa terminal po natin, yung Grand Terminal. Ano na pong status nito? Kasi inaasahan po ito ng ating mga kababayan, ng taong bayan, driver, ng mga pasahero, kailangan po nila kasi crowded na po ang gitna po natin ng bayan po natin. Anong status na po nito? May nilabas na po bang resolution? Yung inihingi po ninyong resolution sa sanggunian, ito po ba'y naibigay na? Sa ngayon, wala pa. No? Nag-request tayo ng resolution sa sanggunian dahil gusto natin na makapagtayo ng Grand Terminal. Naglaan din tayo ng pondo para makabili tayo ng lote, ng lupa, para pagtayuan ng Grand Terminal. Sa huling discussion with the Sangguniang Panlungsod, meron silang mga compromises na hinihingi sa atin. For example, gusto nila mas malaki yung lupa na bilhin natin para pagtuyuan ng terminal, para may lugar for expansion. Ironic nga lang na yung budget na inilaan natin doon, humihingi sila ng mas malaking lote, binawasan naman nila yung pondo. Pero umaasa tayo na marami naman kasing mga gustong tumulong sa atin para matupad yung ating mga programa. Kung mapapansin nyo, napakasipag ng ating mayor para humingi ng pondo galing sa labas. Hindi lang yung pondo na kinikita o galing sa kapal ng mismong city government ng pinagkukuhanan natin ng mga proyekto. Napakarami nating mga pondo na nanggaling sa labas, sa national agencies, sa ibang mga tao, mga kapartner natin na senators, congressmen, na nagbababa sila ng pondo dito dahil sa tiwala nila sa ating mayor. Kaya nga lang, yun ang isang nagiging balakid sa atin ngayon, pakulungan natin ng lupa. Kaya isa sa projects talaga dapat natin na inaasahan na yung land banking. Attorney, baka makalimutan ko lang po. Yung tungkol po doon sa PRDP, ano po, binanggit niyo po kanina na wala po yung pondo para sa PRDP. Ano na pong magiging remedy na gagawin po ng executive department po dito? Mawawala na po ba talaga o may magagawa pa po tayong paraan para hindi po masayang? Sa ngayon po ay pwede natin subukan kung talagang pupunduhan nila sa supplemental budget, bigyan nila ng pondo yung 9.1 million. Ang isa pa ay kausapin natin yung implementing agency para makahingi ng extension. Sa totoo lang po, ito ay last year pa ay halos araw-araw tinatrabaho ng ating
planning department. Yung ating mga taga-planning department, bumababa sila sa mga barangay para makipagpulo, makipag-usap, at kumpinsihin yung mga tao, yung mga may-ari ng lupa na dadaanan ng proyekto para mag-donate ng kapirasong pag-aari nila para sa city government, para maipatupad yung farm-to-market road. Napakalaki na po ng hirap ng ating planning department sa pakikipag-usap niya sa mga kababayan natin dyan. Kasi sa totoo lang, eh, kahit naman siguro kayo, bigla kayong hihinga ng lupa ng gobyerno na wala namang kapalit, eh, basta na lang ba kayo papayag. So yung pakikipag-usap sa kanila, pagpapaliwanag sa kanila kung ano ang benepisyo nito sa kanila, yan po ay napakatagal na tinatrabaho ng ating planning department. Kaya napakalaki rin po ng aming panginginayang kung hindi ito matutupad. Meron lang po akong isang bagay na hihilingin, no? Ako po'y mangungulit. Dahil po karapatan naman po ng sambayan ng Mindoreño, lalong-lalo na po ng Kalapeño, na malaman nila kung sino-sino itong mga pumabor dito sa maling sistema. Hindi man masabing illegal, subalit may kukonsider po nating irregular na ating pong binanggit kanina. Pwede po bang ako na magbasa niya mga pangalan yan ng mga hinihalal ng Kalapeño upang malaman natin nila na kung bakit sila po ay sumasang-ayon sa maling practice na ito? Tulad po nung sinabi ko kanina, no? Irespeto na lang siguro natin yung mga nangyari sa Sangguniang. Pangalawa, nababasa ko sa sinasabi mo na meron naman kayong kopya ng ordinansa at alam nyo kung sino mga pumirma, sino nag-object, sinong absent, at sinong on leave, at sinong mga panahon na yun. Sana lang ay irespeto natin na, at na hindi ito yung tamang venue para pag-usapan yung bagay niya. Naunawaan ko po yung damdamin ng ating kasama, no, sapagkat ito'y para sa kapakanan din ng ating mga mamamayan sa lungsod ng Kalapan, para may account nila yung ating mga inihalal na opisyal, ano ba yung uri ng paglilingkod na kanilang ginagawa. Alright, naunawaan ko rin ang bahagi ng ating acting city administrator. Tama naman, para naman pangalagaan yung karapatan nila at dapat. Pero sa pagkakataon na ito, bilang parehas tayo ng damdamin, ang nakita ko lang, ang pagkakaalam ko lang, may nag-object yan sa issue na yan. Si Attorney Gel Magsuse, siya lang ang nag-object yan. Tapos, mayroong dalawa na only, at yung isa ay, basta tatlo yan. Then the rest, kung labit dalawa yan, mayroong siyam na pumabor. Alright, hindi ko na iisa-isahin yan. Alamin mo na lang, partner, kung sino-sino ang mga yan. Alright, samantalay ko lang natin pagkakatayo ko, ma'am Rhea. Gusto ko lang ibalik, ano nga. Itong issue kanina doon sa sinasabi ninyo, kasi narinig ko po ito eh, na maganda naman eh, maganda eh. Narinig ko itong sinasabing nagbawas tayo, nagdagdag kasi tayo dito sapagkat alam natin kulang eh. Sabi po yan ha, ng Sangguniang Palungsod, minadinig ako ganyan, na di umano, eh kulang anya ito. Kinakailangan dagdagan ito para sa kapakanan nitong mga taong ito. Palagay ko anila, di umano. Eh, napakaganda na ng budget na itong ginawa natin. Walang taigan para ito ya, ibito po o hindi maaprobahan, ano ha. Gusto ko pong itanong, iklaro ito. Yung sinasabi po nilang kulang kung bakit nila dinagdagan. Na-anticipate nyo ba o nakita ba ninyo na talagang ito'y kulang? At kung ito'y nakita po ninyo talagang kulang, meron ba kayong plano dito? At bakit, at ano ang plano ninyo rito? Tanong ko ha, nakita nyo po ba talaga na ito'y talagang kulang? At kung meron kayong plano, ano yung bagay na gagawin ninyo? Okay. Simula pa lang po ng
budget process. Yan po ay napag-aralan na ng executive department. Kaya ngayon ating mga department heads, kanya-kanya sila ng proposal dahil kita nila kung ano yung kailangan ng kanilang department. Tsaka yung pagbabudget kasi hindi naman basta-basta lang dahil siyempre may limitation tayo. Meron tayong sinusunod na sala na cap or limit kung magkano lang yung ating budget. At isa pa, itong budget preparation, kung natatandaan nyo kanina, nagsisimula siya ay June pa lang, may budget call na tayo. October 16, tapos na yung ating proposed budget. Dun sa panahon na yon, wala pa yung ating mga savings at iba pang pondo na pwedeng panggalingan o pandagdag sa budget natin for 2024. Pero tayo ay sigurado na meron dadating na ganyan. So kung meron tayong mga kakulangan dun sa ating proposal, may pagkakataon naman tayo na dagdagan yan sa pamamagitan ng supplemental budget. Dahil inaasahan naman natin at nakakasiguro tayo na meron tayong budget for supplemental. Kaya lang, sabi ko nga kanina, merong mga bagay na kailangan pondohan mo na agad at the start of the year. Kung halimbawa, sinasabi nila yung aming appropriation para sa solo parents ay kulang, ayan naman monthly ang pagbibigay. Bago pa maubos yung allotment, pwede na tayo mag-supplemental kung i-approve nila. Pangalawa, yung solo parents, hindi natin kapareho din ng senior citizens. Nasa proseso pa rin tayo ng pagsasaayos ng listahan. So hindi pa final kung ilan talaga yung mga dapat bigyan. Nasa proseso pa tayo para ayusin, kung para malaman natin kung magkano talaga yung kailangang i-appropriate for the whole year. So kung may kulang man, halimbawa ngayon first quarter, palagay ko may tirapat din sa nabanggit ko kanina na allocation natin para sa senior citizens, persons with disabilities, and single parents. So sa mga susunod na buwan, pwede na tayo magpasa ng supplemental budget. Kung nakita natin na kulang itong mga appropriations na to, pwede na natin i-request sa sanggunian, dagdagan na natin. Punuan na natin yung kung magkano pa ang kailangan natin for the rest of the year. No? Merong mga kailangan pondohan agad. Merong pwedeng punuan dahil meron namang inaasahang parating. Kaya yung pagbabudget ay hindi yan talagang kumbaga perfect science. Hindi siya perfect science na tingnan mo agad, eto, ultimo piso, eksakto ang appropriation ko para sa bagay na ito. Pabago-bago yan. Ipagpaumanhin po kasi po yung nakaraang press con na binabanggit natin kanina ay hindi po tayo nakadado. Hindi rin po ata tayo naimbitahan kaya medyo para nagtatanong mo ako dun sa aking katabi. Pero nakinig po ako sa inyo, attorney, kanina. Parang correct me if I'm wrong sa statement nyo na 52 million yung nabago, napalitan, total dun sa budget, original. Nabanggit nyo na 23 point something ganyan ay nabawas sa pondo ng executive. Ano po? And then 27 million yung nadagdag sa budget ng sangguniang panlunson. Tama po ba ang statement? Ano lang po ma'am. Yung 52 million mahigit kinuha mula sa budget ng budget. Executive Department. Opo, opo. Lahat yon kabuuan. Hindi naman siya tinanggal. Ano? Siya ay nabago-bago. Pero yung reallocation nila dun sa 52 million na galing sa budget ng executive department, hinati nila 23 million, ginamit ulit nila, binalik nila sa ibang item sa budget ng executive department. Pero yung 27 million na galing sa executive department budget, inilipat nila sa budget ng sangguniang panlunson. Yun po. Ano po? Kasi po kanina nagtanong ako ng budget ng sanggunian, ng total budget ng city government po. Nabanggit po doon ni budget na para, kayo na rin po, na 2023, we have 95.5 million budget for sanggunian panlunson. Tama po ba? Nabanggit nyo kanina.
And then now po, dun sa budget na re-enacted natin, we net 105 million ngayon po. 105 po dun sa kanilang 105 ngayon po. 2024. 2023, we have 95 point something. Ano po? Kasi nabanggit nyo, 27 ang nadagdag sa budget ng Sanggunian. Nalilito po ako. Yung 27 million, hindi po siya in comparison sa budget nila last year. Kasi po, ito pag-inang tao, so, kung pag-aari, pagpataya natin, ang yung dati budget nila, tungkol yung budget. Yes po. So, ang nangyari po kasi ganito, dahil hindi sila nagpasa ng kanilang budget proposal, naglagay naman ang executive ng amount. Kaya lang, lump sum. Blanko po yung items. Naglagay po ng lump sum ang executive department para sa MOOE ng Sangguniang Panglungsod. Kasi hindi naman po pwede mag-operate dyan ng wala talagang allocation. Pero yung items dun sa MOOE nila, blanko yon. Hindi nila nilagyan ng amount. Parang 70... Magkano po? 70 plus million po yun. Magkano po yung, for the record po, magkano yun po yung 77,583,400. So from 77 po, ang 2023 ay 95. Maliit po yun. Malaki din yung nabawas niya from the original na 2023 budget. Tama po ba? Yung pong 77 million na yun ay yung ceiling na ibinigay ng executive department. Opo, para from sa the executive department. Hindi nga po, from the executive department, naglagay po sila ng pondo from the original na proposal na 77 po. Mm-hmm. Pero ang budget po ni SP, the 2023 is 95 point something. Ano yes po? And then, nung na-release na po siya, nung na-approve niya si ordinance, siya ay naging 105. Tama po ba? Mm-hmm. Okay, thank you po. Attorney, balikan ko lang po yung sinabi ni kasamang Rolly kanina na binitiwan salita po ng ating kagalang-galang na Vice Mayor sa isang press con. Nasabi po niya, ang ganda ng pagkakagawa namin ng budget. Nalulungkot nga kami kung bakit binito pa ito ng Mayor. Ano po reaction niyo po dito? Ito po ba'y tama? Pakinig daw po niya ay maganda si budget. Siyempre yan naman kasi ay iba-ibang perception, ano? So iba yung perception ng executive department kasi iba yung nakikita namin. Iba yung nakikita namin sa baba habang nag-i-implement kami ng programs and projects. Iba rin ang perception ng Sangguniang Panlungsod. Iba rin naman kasi yung kanilang trabaho. No? Kung atin yung titingnan, ang trabaho talaga ng SP is to legislate. Gumawa ng mga batas, ordinansa para sa ikabubuti ng ating taong bayan. Kaya nga talaga yan ay tinatawag ng executive budget kasi yung implementation niyan ay nasa kapangyarihan ng ating punong lungsod. So ang nararapat sana, kung i-relate ko lang ito sa sinasabi kanina nung iba nating kasama dito, kung gusto niyo malaman yung performance ng ating sanggunian, dahil sila ay legislative department, alamin niyo yung mga ipinapasa nilang batas, ordinansa, resolution. Alamin nyo kung ano na yung mga naipasa nila, alin dun yung magaganda at nakakatulong sa atin. Alamin nyo kung sino ang authors, sino ang mga pumayag, sino ang pumirma, sino ang nag-object, para malaman nyo yung performance nila. Dahil yun yung primary talaga na trabaho nila. Pag sa executive, hindi kami nangihimasok doon. Pero sa amin, nag-request kami ng ganitong budget kasi ito yung sa palagay namin ay kailangan namin para maipatupad yung mga proyekto na kailangan ng lungsod ng Calapan. Dennis Nebrero from the Philippine Information Agency. Sir, kanina nabanggit po ninyo na nagkakaroon naman kayo ng communication between the SP and the executive. But according recently, nung nagkaroon po ng pa-press con si Vice, ay sabi wala daw po kayong communication since the start ng pag-upo nilang dalawa, ni Mayor at ni Vice, at ang Sanggunian, particular po. Ano po ba yung talagang tama? Nag-uusap po ba kayo o
medyo may konting malabo yung sitwasyon na yun. Meron pag-uusap, ano? Katulad nga, meron tayo namang budget hearings na humaharap yung ating mga department heads. And sa mga itong mga past few weeks, may mga informal, hindi natin masabi na formal communications. Informal, meron. May mga nagpapahiwatig na willing mag-compromise, makipag-negotiate. Yun nga lang, ang nakakalungkot ay hindi talaga siya umabot sa ganun. Hanggang sa siguro ay kapos na tayo sa oras para remedyohan pa yung ating annual budget. Kaya nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. Sir, last question mo. About naman sir, kanina babanggit din natin yung about sa convention center. Kamusta na po sir ang ating Coliseum? Parang wala po yatang balita dyan, walang development. Yan lang sir. Good morning, good afternoon na pala. Yun po ating Coliseum, base po doon sa aming huling visit or in, site inspection ng City Project Monitoring Committee is almost 100% completion of phase 1. Yun po ang status ng ating Coliseum. Thank you. Sir, yung phase 2 ay still to be implemented, so hindi ko lang sigurado kung yung mga target ng completion yan ng phase 2. Kasama dito yung perimeter fencing din, tapos yung ilang mga ano, finishing mga railings at yung iba pang mga equipments, bleacher, iba pang facilities. Wood and basketball court. Thank you. Tanong lang po ulit, kasi nung nakaraang taon po doon sa atin, sa last press con po natin, sabi nyo nga kanina ay natuto na sa karanasan doon sa mga nakaraang transaksyon sa Sangguniang Panlunsod. Kaya lang po, ang tanong ko lang ay kung tayo po ay natuto na, hindi po ba natin na-consider na i-proper document natin o magkaroon tayo ng documentation during the deliberation para at least alam natin na na-dokumento, ito po ay minutes, ito po ay meron si Sanggunian, meron din po for the security din naman at for the side of dun sa na mga umaten at dumalo, like yung mga department heads natin, na may documentation, may pagbabasihan tayo sa mga panahong ito na sinabi nila at sinabi po ni kanito, meron tayong batayan. Available naman po yan sa, ano, sa records ng Sangguniang Panlungsod. Every session nila may minutes, may recordings, at yan naman ay public document naman, pwede nyo naman kung hingin yung kopya. Siyempre, hingi lang kayo, magpapasa lang kayo ng request sa kanila. Meron naman po yan. For the record po, humingi po tayo. For, I mean, like, sabi niyo po kanina, ay wala tayong kopya, kaya hindi natin hindi natin magawang batayan ito kung bakit hindi ito talagang mapapatunayan natin na hindi ito na deliberate na pag-usapan sa mga hearing na kanilang ginawa. Kumbaga, isa siya sa mga talagang konkreto masasabi natin na irregularidad na nanaganap. Actually, may kopya po tayo. Hindi po namin sinabi na wala kaming kopya. Meron po kaming kopya na walang kopya for today. Today po, hindi po kami nagdala. With respect na po sa Sanggunian, kung yung proceedings nila. At yung huli kong tanong po ay, kasi kanina po nabanggit ni Attorney na parang yung ibang nilagay na pondo, most po dun sa pondo ay inilagay sa mga social services like yung solo parents, PWDs, meron po bang, kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung issue ng pagbabago o may sabi nga ni Attorney, may mga irregularidad na naganap. Kaya lang po kung nakikita natin dito, ang bottom line ay ito bang pangyayaring ito ay mararamdaman ng taong bayan. At pag pinag-usapan po natin ng taong bayan, pinag-uusapan po natin dito ay basic services. At kung yung ibang pondo na nawala, kumbaga nawala dun sa original niyang kalalagyan, napunta sa mga social services,
Ito po bang pangyayari ito kay, particular po kay Ma'am Juving, ay meron po bang impact sa taong bayan? Dahil yung pondo na, na sinasabi natin na bago, parang nadagdag sa ilang mga sektor na meron binilalaanan natin ng mga servisyo ng pamahalaang lungsod po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kung titingnan naman po natin, doon po sa ating budget, mayroon naman na po tayo talagang nailagay na pondo doon sa mga iba't ibang programa ng sa seniors, sa solo parents, sa persons with disability. Na, panwanag naman po kanina nga ni CA na medyo doon sa ating pong nailagay na pondo ay hindi talaga pang buong taon. Pero naglaan na tayo at nagkaroon na tayo ng initial na paglalagay ng pondo na sasapat naman para sa unang pagbibigay dahil tayo po ay nasa, katulad po nasa solo parents, tayo po ngayon ay nasa assessment period pa lamang. Dahil dun po sa expanded Solo Parents Welfare Act, na kung saan po mayroon ngayong provision na magbibigay nga po ng financial assistance. So ngayon po, tayo po ay nagkakaroon pa muna ng assessment and validation kung sino yung qualified na mga solo parents na pwedeng pumasok dun sa atin pong mabibigyan ng assistance. Maraming salamat po, Ms. Juby, Ms. Drake, at tayo pinadako sa last but not the least na question mula kay Ms. Fe of PIO. More on internal procedures siguro yung i-add pa. No? During the deliberation, yung budget hearing, were you not given the chance yung mga department head na i-defend yung inyong budget? Kasi dyan talaga inaano ng sanggunian, bakit ito malaki, bakit ito maliit, so dapat ma-defend natin bakit ganun. At ano yung sa palagay natin na dahilan kung bakit, sabi nyo nga, may kinuha from executive and then i-distribute ito sa executive, which is 23 million and then 27 million sa SP. Bakit dun sa particularly sa senior, bakit parang nag-decide sila na ito ay dagdagan? Meron bang mga programa na hindi na ipatupad itong 2023 na parang, kasi pag tayo nagagawa ng budget, yung trend eh, ang tinitingnan natin, no? Para sa susunod na taon, hindi tayo masyadong mga problema. Meron ba mga programa na parang nabawas, hindi masyadong na ipatupad, halimbawa, para sa mga senior or sa mga kabataan, di ba, may mga scholars ang City College, may mga ganun ba? Yung dahilan, kung sa tingin natin, bakit dinagdagan nila? Hello. Gusto kong sagutin yung unang tanong kung may pag-uusap bang nangyari. Para narinig ko kay Ma'am Fe na yung pag-uusap na natanong yung mga department heads, sabi mo kanina. Okay, yung parang, di ba, nag-report yes. Tayo. Pinipresent, i-defend natin. Pag-alaw sinabi nila, ba't parang kaunti ng inyong, kaunti lang yung amount na nakaano dito? O yung iba naman, ba't masyadong malaki? So, kasi ang ano ng sanggunian ay laging parang i-equalize yung ano yun, no, yung situation. Nabigyan naman ng chance sa bawat department head na i-defend kung bakit ganun yung amount na kanilang proposed. Good afternoon, ma'am. Ano? Kung pagbabasihan natin yung kanilang override, yung message nila sa override, ang ibinigay lang nilang dahilan para galawin yung budget ay para mabigyan ng additional funds yung senior citizens, persons with disabilities, solo parents, fisher folks, yung iba mga marginalized sectors. Aside from that, wala naman silang binanggit na ibang dahilan, so we can only assume kung ano ba talaga yung parang general gusto nilang yung kanilang dahilan bakit nila ginalaw ng ganun yung proposed executive budget. Siguro sa tingin nila yun yung mga dapat pondohan base sa kanilang perception sa
nangyayari. So kung ano yung tingin nila ay dapat i-prioritize ng City Government of Calapan. Kaya lang, kung titignan natin, napakaliit na hindi naman natin sa sinasabing hindi na mahalaga, no? Pero sa portion ng apportionment ng ating annual budget, maliit lang yung para sa senior citizens, sa marginalized sector. At saka ang isa pa, kung titingnan yung kabuuan ng proposed executive budget, nandun naman nakakalat yung mga appropriations na nakalaan para dito sa ating marginalized sectors. So we can only assume kung ano yung kanilang naging mga pinagbasehan. Siguro, kung makikita natin yung laman ng kanilang mga minutes ng budget deliberations, hindi ko na lang ina-divulge yan. Napakahaba po kasi para i-discuss natin today. Tama ba yung understanding namin na yung napagkasunduan during the deliberation or yung budget hearing, supposedly, may nag-minutes naman dyan, ano, alam yun ng bawat department head na ganito pala ang mangyayari sa aming budget. Ito na yung napagkasunduan, depende sa inyong mga... Yung napagkasunduan during that time. Tapos, based doon naman sa sinabi ni CA na malaking pagkakaiba nung isinabit na nila for signature. So, kaya ko naman yung tinatanong na nabigyan ba kayo... Ano man yung, kung meron man, man naging kasunduan during the budget hearings, kaya yun nga po ang isa sa kinagulat namin nung lumabas yung Appropriation Ordinance number 36. Based dun sa RA 7640, merong na-create na ano, yung parang legislative executive LEDAC, advisory council. Meron bang ganun dito? Nag-initiate ba ang executive or the chief executive para magkaroon ng LEDAC? Para kasi dun yung pinag-uusapan eh. Ang city government ay isang parang family yan. So kasama syempre, pag sinabing government, kasama ang legislative tsaka executive. So napakaganda na sana nag-uusap para hindi na dumadating sa ganitong punto. Parang isang family yan eh, di ba? Pag family natin, kahit pa may mga indifferential no ano, medyo inaayos natin yan. Para hindi na masyadong lumabas alam na yung mga spekulasyon, mali-mali naman minsan yung iba, di ba? May naganap bang parang LEDAC, gano'n? Since the assumption of City Mayor Manu Murillo, ang naganap lang po nung una, during the crafting of the Comprehensive Development Plan, no, the medium-term plan for covering the years 2023 to 2028, ay yung nauna, ay yung executive legislative agenda. But after that, wala nang naganap na ganitong nature ng usapan between the executive and the legislative. So, noong una, yung ELA, ang ginawa namin ito, no, with ceremonial na meron kaming signing of the covenant of commitment between the executive. Doon sa covenant na yon, attested ito nung lahat ng members ng sanggunian, present ang iba't ibang sectors and with the executive department nga na nag-sign, nag-manifest ng commitment ano, para ipatupad yung mga napagkasundo ang mga programs, projects, and activities. Pero yun nga nangyari, after that, hindi nag-materialize itong LEDAC or the Legislative Executive Development Advisory Committee. So wala nang balak na ma-renew yung gano'n, mag-usap or ano. Maganda sana kung meron gano'n. Salamat po, Ms. Fe. Muli po, maraming salamat sa ating Local Finance Committee. Sir Rolly, may pahabol po. Okay, the very last question. Alam ko, gutom na itong mga kasama natin eh. Pero meron lang gusto ng iklaro, ano. Maganda ito, maganda. May nabivisualize po ba kayo from the beginning? Nasabi nga ninyo,
kung bakit ibinito. There is a irregular na nangyari. Mayroong mga paglabag. Due respect doon sa ating sanguniang panglungsod, alam naman natin, they are all accountable naman. Ano man ang iikikilos nila rito, malalaman dito ng taong bayan. Sa palagay po ninyo, may nabivisualize na po ba kayo na yung rolling stone ng politika, sa atin ha, start na ba? Ito ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan? Nag-i-start na ba yung politika dito sa lungsod ng Calabar kung bakit nangyayari yan? Sapagkat nakita natin maayos naman yung naging daloy. Tumawag ang Executive Local Finance Committee, nang patawag, magsabit kayo ng budget, then hindi sila nag-submit. Then after that, inayos yung budget, which is sabi nga ninyo, paglabag yan. Then, ibinito, then in-override. Sa palagay ninyo, may na ba kayo napapansin, may nabivisualize ba kayo na ito'y dahil lamang sa laro ng politika? Kaya nangyayari ito. Medyo start na kaya? Start na? Mabigat po yung tanong nyo. No? Mahirap mag-assume. Pero ang masasabi ko lang po, ang marching order ng ating punong lungsod, ng ating mayor, kung ano man ang proyekto, activities, kung ano man ang kailangan nating ibigay sa tao, ibigay sa lahat, pantay-pantay, sino man yan, anong kulay man yan, yan ang marching order ng ating mayor. Walang politika sa pagtatrabaho, trabaho muna tayo sa loob ng City Government of Calabar. Meron po pong pahabol na isa. Thank you very much po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Attorney May, from PIL. Last na talaga po. Last na lang po talaga. Ito na lang po. Ano po yung direktang mensahe niyo sa Legislative Department? Inyo pong mensahe sa Legislative Department. Tawag na po ng mga usapin niyo. Sa Legislative Department, umaasa naman po kami na maayos pa yung relasyon. Kumbaga, ituring natin ito na isa lamang lubak dito sa ating landas hanggang sa matapos itong term na ito. Kung may mga pagkakataon na maayos lahat para sa ikabubuti ng ating mga kasama, ng ating mga taong bayan, ay doon po tayo. Yun ang ating hinihiling. Hindi ito personal. Kumbaga, kaya nga tayo tinatawag pa na public servants. Servisyo muna sa publiko, yun ang mahalaga. Yun ang ating priority. Akma-akma ang closing. So maraming salamat po sa ating Local Finance Committee. Kasama po ang ating City Social Welfare Development Department Head, Ms. Judy Bahia. At salamat po sa suporta, Attorney Raymond Alusa. Alam po, kasama ka namin sa aming paglalakbay. At syempre po, sa miyembro ng media. Maraming salamat po sa mga katanungan. This concludes our press conference. Sa pamamagitan po ng ating City Information Office ay makakapamahagi po kami ng press statement at mga kailangan niyo pong mga dokumento. At maraming salamat pong muli. Bukas po ang pituan ng City Government of Calabar Executive Department para sa mga katanungan, paglilinaw, at sa pamumuno po ni City Mayor Malu Murillo, patuloy po ang paglilingkod, papatuloy po ang servisyong taong bayan ng masusunod. Maraming salamat. Magandang araw.